two poison arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong vice president. So merong angulo dyan na politika. Tapos meron gusto siyang kunin ng US. Ma'am, galing po ako sa Davao City, ma'am. And nakita ko talaga yung mga members ng Kingdom of Jesus. Me, as member din ng Kingdom of Jesus Christ, kasama yung mga taga Davao po. Nakita ko talaga kung ano yung ginawa ng mga police doon, ma'am. Kung paano naging heightened yung presence nila doon. Following yung June 10, kung saan yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ talagang natakot, na-traumatize yung mga bata, yung mga kababayan, if you have seen the videos po kung bakit. And then, ang pakiramdam ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ were also Davaoenos and as Filipino citizens that this administration is using all the government's instrumentalities, you know, to take down Pastor Apollo Siki Buloy and the Kingdom of Jesus Christ as well as SMNI. Kayo po ma'am, as taga Davao din po, kilala niyo naman po si Pastor. Ano po masasabi niyo po dito ma'am? Unang-una, number one, nasabihan ko yung mga kapatid, mga kasamahan natin sa Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, yung ating mga kapatid, mga kaisuunang Davaoenyo na kalma, pumalma lang. Huwag silang lumaban, huwag silang, they do not resort to violence. Sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang paniniwala at para sa tingin nila tama para sa bayan. So kalma lang, respetuhin natin ang batas, respetuhin natin ang gobyerno. Si Pastor Kibuloy kasi, he suffers from, ano bang tawag dyan? Sabihin na natin, two poison arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong vice president. So merong angulo dyan na politika. Tapos meron gusto siyang kunin ng US government. Yun naman, hindi politika yon. Yun yung related sa mga cases niya sa United States of America, and I understand he's well represented by lawyers doon sa mga cases niya. And even dito sa Pilipinas, he's well represented by lawyers. So, yun yung, yes, as I said, he suffers from two poison arrows, both political and yung legal problems niya sa loob ng USA. So, ano nga ba yung question? Ang question ay, ayun, yes. Ano yan? Dalawa yung sa kanya. Yung legal problems niya sa USA and yung kanyang yung kanyang politics dahil known ally siya ng mga Dutertes.